Attorney, doon ay nag-aray diri sa ato. Usa ni ka residente sa barangay Duungan. Kay nagpuyo sila sa usa ka yuta nga doon ay nag-claim or na ay nagpailang claimant. O niya karon na gisingil sila pagbayad abang sa yuta. Sila raman pong kuno ang gisingle out nga paabangon. Ang uban, wa man daw singla. Pero gipangutan na sa nagpuyo nga aman imong papel nga ipakita nga ikaw gitag iya. Wa daw ikapakita kay nasunog. Angay ba daw sila mo bayad, Attorney Mark? Adili, kaya ayaw mo bayad na. Kay, don't forget ha, unsa may ipikto aning pagbayad sa rental. Bubayad gigag rental gani, kaya nang, unsa tawon ng Bisaya ng rental. Abang. Abang, okay. Kaya mubayad gigag abang sa usa ka tao, but masabot, imo siyang girecognize na siya ay tag-iya, legitimate na tag-iya sa yuta. Okay? But pasabot, di na, wala na kay authority kung magkasukaso mo, wala na kay legal right na mo question sa iyang legal authority as the owner kay ni nanagitawag implied constructive consent and recognition that imo nang giila siya isip tag-iya. So buto sabot ay bayad na, so kung bubayad ba ka, at least ma-prove niya na siya tag-iya. So nasa titulo sa yuta, nasa tax declaration, kung magaya siya ana, kung lain tao ang nakasuwat niya, at least na siya ay legal authority, na siya ay SPA, nag-authorize siya sa tag-iyan, mangulit ta, anong mga abang? Oh, hadlock man siya, attorney, kaya basin kundi siya mabayad, gubuon daw ang iyang panimalay, pahawaon sila. Dili ta makapaguba ang isa ka tao, dili makapaguba sa panimalay. Balay. Bisan pag siya tag-iya sa yuta, dili niya pwede maguba ang balay. Kaya nanatay protection sa balaod karon na kung upahawa kag usa ka tao sa usa ka lugar, dapat na ay court order. Dili basta-basta makapahawag usa ka tao. Bisan pag ikaw ang tag-iya sa usa ka tao o sa usa ka lugar, ikaw tag-iya sa usa ka lugar, di ka pwede makapahawa sa usa ka tao except kung na ay court order. Ah, okay. At least na klaro, no, madam? Katong duha ka mga ginang ni Anis atong sibianan, ayaw daw magbayad basta wala ikapakita ang tag-iya ang dokumento. Kay kung mubayad mo, say tawag ato, attorney, implied consent? Implied and constructive recognition of the right of ownership. Ah, okay. So murag inyo silang giilang mo itag-iya yun, bisan wala pa siya ikapakita. Good morning, sir. Mga tanan akong Attorney Mark. Naay kabili na kong ugangan nga yuta, siyam kaigsuon ang tulo to agawas sa nasod. Mga insikto sila. Akong pangutan na maapilan ba sila og bahin inig binahinay sa yuta sa diri sa Pilipinas? Mga insik sila, but mga Pilipino sila, insik na ilang gadugo. Na mga dahing hindi. Taka ba tayo, mga des Pilipinas, mga Pilipino kaysa Maramil, taki insik, bisa kaya si Rizal, insik na. So di na to issue ng insik niya, kay ang insik ito mga panahon sa mga kasila, panahon wala pati mga kasila na mga insik na negosyo na sa Pilipinas. So di na to masulti na insik way katungod mo tangiyag yuta, labi na insik ilang dugo, but they are already Filipino citizen or naturalized Filipino citizen. So di na to na ma-question na. Ikaduha, basi nga pangunta natin hali, basi insik sila pahuman na nasa Amerika, basi na nahimo na sila American citizen, nagpa-naturalize dito. Yes, na sila katungod gyapon sa yuta, kay ingon mas palaod na if you are an American citizen or a foreign citizen, di ka makatag-iya sa yuta except if you are a former Filipino citizen. Pag former Filipino ka, pwede ka makatag-iya yuta, but of course there are limitations sa size sa yuta. Kung residential ba na, rural area ba na, na sa limitation, but still, kung ang pangutana, magkatag-iya ba ang former Filipino citizen? Yes, magkatag-iya sila o property, labi na through inheritance. Hello, good morning. Hello, may muntang, sir. Go ahead, sir. Attorney, naman may pangutana ba? Asa'y may ka ng si Bali Dali, niya, barato, kung magpainis ko birth month sa birth date? Lalo, mapainis mo ka? Nga nung magpailis daw ka? Kay mo, payan naman ko kong retirement sa CSS. Nga, gipangayuan ko kopya sa akong ituan. Ang dito sa NCR, disin ilang record niya, ang akong gamit kikang elementary, November man. November. Pero pariyara ang pizza o ganito. Ay, kung nalay sa'yo pa ng imong edad o na sa'yo pa ng imong birthday, birthplace, na sa'yo pa mga typo errors na siya, wadto ka sa local civil registry kung asa ka na tao, dito na nimo.
o trohon, kung layo magay na, pwede ka makipag-coordinate sa local civil registry kung asa ka karon. As a general rule, adto ka mo adto sa opisina sa local civil registry kung asa ka na tao. For example, na tao ka sa Manila, pero lisod pa ba ito Manila, kaya naman ka na sa Butuan, pwede ka mo adto sa local civil registry sa Butuan. Kung ang local civil registry sa Butuan, mo na yung makipag-coordinate sa local civil registry sa Manila. Okay. Salamat sa maong tubag, Attorney Mark. Good morning, Attorney. Mangota na lang ko, unsa nga proseso ang buhaton para mabalhin ang apelyido sa bata sa apelyido sa amahan? Basig okay. Out of anak kuan eh, sa anak sa gawas. Anak sa sulod, anak sa gawas. Oh. Okay. Okay, atong layo na pag anak sa sulod, as a general rule and an absolute rule, why exception? Basta anak sa sulod, but pasabot menyo ang nanay o ang tatay, as an absolute rule. Apelido sa tatay ang gamiton. Right na sa mga bata na gamiton ang apelido sa ilang tatay o right na sa amahan na gamiton ang apelido sa ilang tatay. Pero pag anak sa gawas, pwede gihapon gamiton ang apelido sa tatay. Sa anak sa gawas, dili minyo ang nanay o tatay, dili minyo. Kung dili minyo si tatay pero nasa nakaburos siya glain babae, isang po ni anak. So pwede gyabon gamiton ang apelyido sa tatay provided na si mga requirement iyang giila iyang gi-acknowledge ang bata na siya anak siya amahan sa bata ni perma siya sa birth certificate. Okay. Kung wala siya ka perma nawahi siya perma kay na-register na pwede gyabon wadto lang siya sa local civil registry mag-submit lang siya ang affidavit of acknowledgement uman i-register na dito sa i-annotate na dito sa local civil registry para pwede na nimo magamit ang apelido sa samahan. Hello, good morning. Hello, sir. Naputol mong muna kong kuhan. Ako. Akong pagunta na bayan sa LCR. Mutagal ko, attorney, kung di ba dahil pwede nga maulog ng typographical error kay bulan raman ang sayop. Bulan na rin sa iyo, matypographical error na or di matypographical error, wadto lang sila sa local civil registry. Okay, dalho lang niya itong mga dokumento na to prove na naisayop itong iyang birthday. Instead na August yung birthday, mas October yung birthday, sa po ni Nana. So magdala siya mga government-issued documents. For example, ID niya, senior citizen ID, iyang school record, wadto siya sa local civil registry kung asa siya na tao sa pasong isulti kung layo to siya adto lang siya sa local civil registry kung asa siya karon ug ang local civil registry sa Butuan mao na makipag-coordinate sa local civil registry kung asa siya na tao. Klaro sir. Asa Butuan na bang ko attorney pero sir pero kung manggod dito na ko dako na mga dako magdagan mga process sa pagbayad mabot ko itaw ang kapin dako pa itaw sa adya. Ay murag bahala kina. Kaya was sa dadal dad. Kung ito wala sa tuwa tanan mga dokumento, basin tingali na requirement of publication, na mga na ibutang dia sa dahil mga requirement maybe mabot og 8 mil. Mao gina basta every mga transaction sa gobyerno, ay bayad. Wala libre. Kaya gina. Bukuha kag NBI, nay bayad. Mukuha kag birth certificate, nay bayad. Mukuha kag mayor's permit, nay bayad. Tara naman nay bayad, wa may libre karon bisag sa gobyerno gani mukuha ka na gani bayad. Okay. Sir. Ang libre gawin ang HBC Butuan sa kini ang balaod, libre ang libre sa legal advice. Libre. So normally, matukag na yung abogado, lagi na ibayad. At tukas mga abogado sa Butuan, taga storya ni mo, wala wapis sa kauras, 2 mail na, 3 mail, 5 mail na siya. Pero din sa HBC, sa kini ang balaod, libre ta with Kuya Mark Tolentino o si Rabil Pangis. Okay. Attorney, naipangutan na, actually nagkonsulta gini sila sa atong programa dila sila magpa on air. Nasa hinigugma bay ni siya. Nasa hinigugma. Bay. Oh. Hinigugma. Okay. Hinigugma. Wa man sayop sa gugma kasama may abot tinod ba? Why sayop sa gugma? Naa. Magway falling in love to the wrong person at the wrong time. Ayaw time. It should be right person or right time. Na depende sa panahon din na timing gid na. Pero wrong person o wrong time, lisod kayo attorney. Lisod. So, ito naman yung kaibigan ko ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand.
for free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.